Hello, good afternoon. So may job tayo. We have a job today. So yung gagawin natin is this is bago. Ngayon lang ako nakapag-refer nito guys na brand. So this is Astra RX 570. So yan guys, bago lang siya, bagong ngayon lang ako nakapag-refer ng ganito na Shark. So, ang sabi ng ating customer, no display. Ayan. So, upon checking, this is a liquid damage. Okay. So, namataan ko na ng aking mga mata. So, mayroon siya, oh. Ayan. Mayroon siya. Kita ko siya dito. So, no display. Ang sabi ng customer. So, check natin. So, try natin. Oops. Liquid damage nga pala siya. Test muna natin. So, diode mode. Check natin kung may shorted. Para sure. 12 volts. Bakit ganito ang aking tester? Tama naman. Okay. Okay. So, not shorted. Check natin to. Okay. So, hindi siya shorted. Test natin siya. So, no display. Pag mga na-display, so, ang gagawin natin dyan, lagi kong ginagawa para ma-sure natin kung detected or no display lang. So, hindi natin sasaksakan dito. Sasaksak natin on board. Okay. On board doon. Ayan. So, on board. Okay. Walang ano. Power natin. So, pan spinning naman yung ating SRAC. Yan. Pero nag-display on board, guys. Nag-display yung on board. Yan, no? So, ibig sabihin, so may display siya. GPU natin is not detected. Okay? Patayin na natin. So, may problema yung ating GPU. GPU, liquid damage kasi. So, inspect natin. Para makita nyo. Kasi hindi masyado kita sa ano eh. Camera. So, ayan guys. So, nasa na yung ating pangkot-kot. Ayan. So, meron siyang liquid damage. Mapansin nyo. Eto. So, liquid damage siya. So, may missing dito. Pesa. This is a capacitor. Pinalawang na. So, hindi natin sigurado kung magagawa pa ito o hindi. Pero try natin yung ating best. So, wala na tong line na to. Putol na. So, not connected. Tapos dito. Yan lang. So guys, ay may connection sa kabila. So mukhang wala na pag-asa guys. Saan ba yung tumaan dito? Sunin nga natin. Wala talaga kinain na nakalawang. Sayang to. So, dito. Pati pala yung BIOS. Ito yung ating GPU 1.8 saka feedback na so ayan marami siyang ano liquid damage
So, buksan natin. Tingnan natin sa loob. So, hindi natin sure. Parang may putol dito. Punta ng GPU, GPTation na to. Hindi natin sure kung magagawa o hindi. Nalawang na yung PCB line niya. Lampasan kasi yung line doon, guys. Tingnan natin para sure. Pero mukhang kinakabahan ako, mukhang hindi magagawa. Malinis naman. Bagong palit ng thermal paste. Ah, thermal pad at saka thermal paste nga. Ang laki pa nung ginamit. Ang taas. Isang ano lang. Iba yung coil, may nakalabas na ano. Ito, flux. Ay, di ba nakita sa camera? Flux. Yung coil niya, ganun ng design. Ah, stick. So, asarak ang model niya. So, malinis. So, ibig sabihin, hindi nag-cleaning siya. O, nag-cleaning siya ng ano, pero yung likod hindi nilinis. Check na natin ang mga MOSFET. Check natin lang kung may mga shorted. Okay, not shorted. So, ito lang guys, hindi nadutot natin kasi ito nakapull siya, ano, papunta sa kabila. Yan. Nasaan lang yan. Ito na lang. Hindi naman siya shorted ang gates. Kalimita nagiging shorted yung gates. So, nasa kabila ang problema na ito siya eh. So, not detected. Delikado dito sa lagay na to. So, parang hindi yata magagawa to. Ang langaw. Dito pa lang kasi putol na eh. Putol na ang linya. Always nire-remove ko yung ano, may dikit kasi sa akin kamay. Tignan natin kung iinit. Power on.
May binit yung chip. Ibig sabihin, buhay. Buhay yung ating core. Oops. Ano ba yan? Mainit na. So may init yung ating B core. Ay, B core yung ating chip. Mayroon. Meron siya buhay. Pero wala tayong display. What's that? This is 12 volts. 0.9. And this is 0.9 also. And this is 0.9. 0.9. So ito yung VRAM. Okay, present. Reset yung VRAM natin. So, wala tayong display. Kasi may display ano eh, on board. Check natin to, missing. Kasi may 1.8. 6. Wala. Wala. One point eight percent. So problem natin sa dito sa ilalim PCI slot. Yung mahirap tagusan yung ano putol yung lines eh. Tingnan nga natin sa mga cable na magdi-display. Subok lang. Ay, baka sakali. Wala naman talaga. Kasi natatitiktid nga eh. Ay, nako. Okay. Dapat kasi detected siya. Parang nagsubok sa wala. So, focus tayo dito. Tingnan natin ang capacitor kung connected. Okay. Okay, mag-buzzer. Buzzer. Okay. Okay.
Wala naman pa. Wala din. Wala sa atin ay ito. Tatlo, kakatabi. Ay, buhay. Sana mapagana natin. Ah, tabig pala. Camera. So, ang problem ay yung naputol na lines papunta sa kabila. Punta siya dito. So, na-mapping ko na siya. Punta siya dito. So, putol siya. Ang, yun ang ano. So, I think, ano siya. So, papunta dito sa kabila. Punta ang GPU. So, na-mapping ko na siya guys. Then yung line, kinot-kot ko ng kinot-kot. Sobrang linggit, linggit, linggit. Ayan. So yun ang problema nitong ano to. Then nag-search-search ako guys. Board view. Pero wala tayong makuha ng board view. Wala din schematics. So ginamit na lang natin yung ating experience sa pagre-repair. So arithmetic operation. Okay, share ko lang sa inyo. Ayan. Bali nag ano na lang ako. Ayan. So ang missing natin, so yung itong resistor na ito. This is a 1K resistor. So katabi niya naka-series siya as parallel. Series tama na series. Ibig sabihin 1K din tong. Ito yung nawawala isang resistor tapos itong capacitor. So, bakit ko ba nalaman? So, may sign naman kasi dito capacitor. Din dito walang sign. Pero resistor ito, naka-series. Ibig sabihin, tutuloy lang yan. So, yan ang aking pinalitan. Tapos, yung butas dito, may hole dito. Papunta sa kabila ng motherboard. So, ang ginawa na lang natin guys dito. So, hindi ko na pinakita. This is a operation by operation.
Ayan, hindi ko masyado, hindi ko na pinakita sa camera. Ay, na-close ko yata. Ayan, nag-search na lang ako ng nag-search. So, wala talaga ako makita. Ito yung nire-refer natin eh. Astrak Phantom DDR RX 574GB. So, buhay naman yung mga ano niya. So, wala siya schematic eh. Walang board view. Board view. Board view. Wala akong makita. So, yan. Wala lumalabas. Schematic. Wala naman siya nakalagay dito na ano eh. Yan. So, wala talaga. Ayan. So, ang ano dito, kailangan kasi natin, yun yung missing eh. Tapos yung inayos natin dito sa part na to. Yan. So, yung inayos ko dito siya kanina, ininang lang naman natin. Yung missing connection, so ano lang siya. Kinutkot-kot-kot-kot lang natin yun. So, okay na yung nandito. So, ito yung nawawala, yung missing. Then, ang ginawa ko dito, so, meron naman tayo mga resistor. Yan, mabili naman ako ng set ng resistor. 1K yung ano, yung nilagay natin doon sa nawawalang resistor. Tapos yung hole. So, bagamat nawawalan tayo ng pag-asa i-repair. So, sinubukan ko siya, guys, kut-kutin. Then, nakuha ko naman yung hole. Hole. Yung butas. Nawala. Ay, nawala ang ano ng aking monitor. Oops, nagagalaw siya. Nagagalaw. Nagalaw, tapos namatay ang monitor natin. Ayan, so kinutkot ko siya yan, tapos hininak ko na lang siya guys. Pakita ko sa inyo. So, tinas natin maigi yung microscope para siya. Ha? Huh? Nangyari? Naku, nagana ang microscope. Nagloko pa. Wait lang guys, nagloko ang microscope kasi yan, nawala na. Deactivate, okay. Ayan, masok na. So, activate. Okay na ba? Ayan, okay na. Ayan guys, so ang ginawa ko na lang dito ay kinutkot ko yung hole. Ayan, so din siniris ko yung naglagay ako ng resistor na 1K. So, ayan guys. So, ito yung kinalawang nating line. Then, capacitor. Naglagay ako ng missing na capacitor dito. Tapos, may hole dito. May butas. Kinutkot ko na lang yan guys. Actually, malalim yung hole niya. Tapos, itong line na ito. Kinunik ko dito. Tapos, meron pati itong isa. Missing. So, kinunik natin dyan. Tapos, ito. Yan. Inayos na lang natin. Tapos, dito. Mayroong line. So, yan yung corrosion parts. Linisin natin. So, medyo mahirap siya, guys. Actually, hindi ko na pinakita sa camera. So, ang tagal ko kasi. Inabot ako ng ilang minutes. Ayan. So, ayan ang itsura niya. Hindi, ano eh. Silaw sa microscope eh. Ayan ang itsura niya, guys. Is parang do it yourself. So, yun yung line na nawawala. So, ang function yan. Susukatin natin yan kung ano function. Tapos, yun dito. Yung lines na nandito. Inayos lang naman natin yung lines. Dahil ito. Actually, wala na siyang paa sa gitna sa taas. Pero sa ilalim, meron pa naman siya. Kapit pa. Pwede pa yung resistor na yan. Ah, transistor. SMD capacitor. Pwede pa yan. So, yan yung kanina. Tapos, ito yung kung not connected. Dininang lang natin. Then, connected na siya. Winang lang, lost connections. Corrosion. Yung corrosion. Tapos yan, guys. So, i-share ko yung tips, guys, dito kung paano ko siya nabuo. Ayan. Diba, na-close ko na pala yung ano. Yung kanina, pinakita ko sa bagamat malabo yung picture dun sa tawag dito, yung picture sa dun sa website, malabo talaga siya. Hindi talaga kita kung capacitor o resistor siya.
Actually, pinagbasihan ko siya, guys. Yun, ano na yun. Then, mayroon ako dito, guys, mga donor. Alam nyo kasi, bagamat wala, nakawalan tayong pag-asang i-repair. Yung mga ganito. So, nakakita ako, guys, na ibang brand siya, guys. Yung nire-repair kasi natin is ASRock. Ito, guys. Ayan. Pakita ko sa inyo. Actually, same position siya, guys. Sabi ko, yung missing. Ayan, guys. Paano ko siya pinagbasihan? Pero ang ano dyan, ano guys, ang pinagbasihan ko natin, ito, yung mapunsin nyo kasi dyan. Yan, kamukha siya. Diba, ito yung PCIe. So, nahalabo na mag-focus nitong camera natin. Hindi malilinawan. Focus na. Yan. So, mapansin nyo itong resistor, guys. Pagamat, yan, magkasunod. Ay, tama ba? Ito, ito, ito. Yan. Pagamat resistor na ito, guys. Di ba? Ito yung present. Ito yung missing. Yan. Susundan nyo lang. Ngayon ito, sinukot ko yan. 1K siya. Yan ko lang, guys, binase. So, 1K din yung nasa taas niyan eh. Sinukot ko na kasi yung nasa taas. Yung nandun sa ating ASRock board. So, 1K. Naka-series lang naman siya. Ibig sabihin, pag-series, either binabawasan lang na kaunti. Ganyan. So, 1K, 1K. Yan. Ngayon, yung isang capacitor, guys, na nawawala, dito ko siya kinuha. Oh. Ayan, mapapansin nyo itong side na to. Capacitor. Andito yung capacitor. Ayan, no? Pinagunan ko ito. Pareha siya. Magkasunod lang siya, guys. Eh. Ito yung resistor. Tapos dito yung nawawalang capacitor. Pero kung titingnan mo, ito yung isa, capacitor. Tapos may group dito ng mga transistor capacitor. Doon sa old natin, ayan, pagbabasihan mo siya, ito siya. Ayan. Ito yung may mga group na capacitor, SMD capacitor. Tapos ito yung resistor na dalawa magkasunod. So, dyan lang natin siya binase. Ayan. Ayan. Magkasunod yan eh. Ayan. Dahil ko ano na yan. So, mahirap lang dito guys. Yung hole, yung butas. Actually, wala na. Tunaw na yung wiring niya. Ang ginawa ko, kinutkot ko ng kinutkot. Kutkot ng kutkot siguro. Mabubutas na yung PCB board papunta sa kabila. Tapos ngayon, ito yan. So, kung may experience kayo sa pagre-repair, so madadali nyo talaga siya. Maano nyo yung line. Ngayon, guys, nakuha ko na yung lines niyan lahat. Nabuo na natin yung lines. So, nabuo na natin yan. Ang ano na lang dyan, yung ibang corrosion parts na lang. So, nabuo na natin siya. Marami pa kasi siyang corrosion dito eh. So, microscope natin. Kasi wala tayong display, pero mayroon tayong wala tayong display dito. Wala tayong output. Pero may mga ano tayo. So, ayusin lang natin to. Tapos, naayos na natin to. Dito naman sa side na to. Ito yung isang may corrosion pa eh. So, para isang gawa natin ay sana mabigyan natin ng buhay. Kailangan natin siyang linisin bago testing. So, ito yung ano, linis na natin to. Itong ilalim nito ay madumi. Isa, wala na naman tayong microscope. Pag nagre-repair talaga, alis sana. Actually, guys, di ko na, yung mga nakaraang repair ko, hindi. Nagluko na naman ang microscope. Very sad. Nagagalaw kasi ng ano, yung ating ano. Nagagalaw ang aking monitor. Ay. Saglit lang, guys. Nagka-problema tayo sa microscope. Haba na naman ang ating oras dahil lang sa microscope. Sana. Ay. Yung aking monitor nawawala kasi natatama. Aray. Nagagalaw yung mga kable. We are sorry for delaying. Sana tayo. Ay. Wala microscope. I-activate.
Then, activate. Okay. So, gumana na ba? Ayan, gumagana na. So, way. Sincha na kayo. So, ito yung may mga corrosion kailangan ayusin. Ito, ang ano function nito guys, IC na ito. 7103, ito yung naglalabas ng feedback ng GPU. Kapag nagre-repair kayo. Pag walang output yan. Kasi ito yung pin 1 guys, pin 1. 3 volts, 3 volts ito. Yan. 3 volts, 3 volts. Tapos may ano yan dito. 1.8. Itong number 5. Tapos yung number 5, 6. Ah, hindi. Number 7. Tapos yung number, yun yung 1.8, yung number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pala. 6 pala yung 1.8 volts. Tapos, kung BIOS natin ay ano, ah, 1.8, I think 1.8 yan eh. Tapos itong ano natin, ito yung feedback galing naman ng B-Core MOSFET. Itong number 7. Yan. Yan. Pag wala yung output guys ito, matik palitan nyo itong IC na to. Ayan. Tapos ito yung BIOS niya. Actually, na ano siya? Nano ng liquid. At mahinang. Tapos dito sa side na to, linisin natin to. Kasi meron siyang corrosion. Ito yung kinaskas ko na to guys eh. Sa display section ito. So, ang ano nito, hindi muna natin siya mapansin nyo. Hindi muna natin siya muna lilinisan ng bang cleaner. Kasi pag kinilinear nyo agad yan, hindi nyo siya matitester. Makakalimutan nyo na yan. Ngayon, kung para malaman nyo kung buo pa yung mga piyesa na may corrosion. Kasi yun yung possible na may tama. May mga corrosion. Kaya huwag nyo muna yung lilinisin. Pag mga ganyan. Tinetest na yan, guys. Pag nilinis niyan, wala nang ebidensya. Ayan. So, test rin natin siya. Via ohms, kasi resistor ang gagamitin natin. So, ang ating... So, meron ako. Sira na kasi guys ang tester ko. Ayan, pero wala tayong magagawa. Tantsahan. So, ilang ohms to? Ano ba yan? So, tingnan nyo naman ang tester ko guys. Sira. Ay. Mangyari. Ayan. Tester. Tingnan nyo naman. Oh. Pinagsushort natin siya. Tapos, hindi magkaintindihan ng basa. Ay, nako. Yan, naglalaro sa 40. 40 ohms. 40 ohms yung isang ano natin. So, 40 ohms, i-add lang natin yan. So, tansyahan. So, meron tayong 2R. 2R2. Ibig sabihin, nasa 2 ohms yan, I think. 2 ohms mahigit. 2.2. Ayun. Walang kwenta yung ating tester. Nagsasayaw. Walang kwenta. Hindi mabasa ng tester natin. Wala, sira na kasi tester. So, wala pa tayong budget. Linisin ko na nga lang to. Yung ibang mga ano. Saan na yun? Mga the rest naman ay halos natanggal ko na yung ano
So, naayos na natin naman yung kinalawang ngayon dito. Ayan. Ito lang yung mahalaga eh. Titest rin natin siya. Testingin na natin siya yung ano. Tingnan natin kung anong output ng voltage nga nito. So ito yung pinagbasihan ko. Ay, wala pala tayong camera. Kalimutan na naman. Yeah, so ito, ASUS ito guys. Dual RX 580 8GB. So itong nire-refer natin ay RX ano to eh? 570, 4 gig. Tama ba? RX, tama. RX 570, 4 gig. Ito naman RX, ano? So, pare siya ng position, eh. Ayan, oh. Ito siya binase. Wala tayo schematic, eh. So actually yung panlinis natin si locker flow. Actually hindi wala pa naman ako nare-repair na umusok gamit ang locker flow. Pero yung locker thinner guys, nagsushort siya, umuusok. So testing na natin siya para malaman. So pag umusok, edi wow. Pero wala pa naman ako na experience na ganun. So atin natin yung voltage. Yung output may output dito eh. Wait ako sa inyo. Yung, kung ano yung output dito na missing. Missing bang? Yung ano? O tama, yung putol yung connection. Ang init. Walang electric pan. Oh, power on natin siya. Power on. Anong voltage pa to? Wala siya. Wala siyang feedback, guys. Check natin yung dito. Ito yung capacitor. Lapit natin. Oh, wala. Nangyari. Ay, wala pala tayong ano. 6 pin. Ay, di wow. Asan ang 6 pin natin? Sukat tayo ng sukat. Wala naman pala. Actually guys, pagod na ako guys. Kaya medyo ano. Pag ganitong pagod na ako. Actually, ayaw mag-video. Kaya ang dami ko na na-repair. Pero ASRock kasi siya. Tapos ngayon lang ako nakapag-repair ng ASRock na video card. Kaya gusto ko siyang kuna ng video. Okay. Sukatin natin dito. Ano bang output nito? Okay. So, wala. Wala siya. Siguro baka yun ay feedback lang. Or parang ano siya? Signal. Kaya sukatin natin yung resistor. So, 1.8K guys yung resistor. So, hindi pala kita. Yan. Ba yan? Sa. Ano ba yan? Yan. So, yung resistor guys na nawawala kanina. So, mainit na ang chip. Patayin natin. Overheat siya guys. Overheating. Dapat talaga may ano siya. So, palamigin lang natin ha. So, mainit. Bago tayo magsukat. Kung may pumasok. Mabilisan na lang. So, okay. Power on. Sukatin natin yung resistor. This is 1.8 ohms. So, yung liban niya,
1.8, so capacitor. Okay, wala tayo doon. Sa ground yata. Oh, tama, sa ground nga lang pala yung hole, yung butas. So, patayin na natin. So, nag-iinit siya. Ah, hindi ko pala natingnan kung nag-display o hindi. So, tingnan natin. May init guys yung kapag yung ano. So, tingnan pala natin. Hindi ko napapansin kung nagdi-display na yung ating ginagawa. Saksak natin ng ayos. So, nagtitesting kasi guys. Pinapakita ko kasi sa inyo yung nawawalang piyesa kanina na capacitor, isang resistor, kung ano yung voltages yung nandun. So, in-explain ko siya guys. Ngayon, testing natin siya kung may display o wala. Para tingnan natin kung may pag-asa ba ito. Wala talaga. So, lagyan natin ng heatsink. So, naikabit ko na yung mga missing. So, kung wala. Kung wala pa rin. Ano kaya? Problem. Kung wala pa rin display. Buo naman yung mga resistor din sa ilalim. Yung mga may corrosion. So, base sa sukat ko, mayroon siyang ohms pa. Hindi naman siya putol connection. So, may voltages dito kompleto. Pag ganun guys, so, pag wala pa rin, naikabit ko naman na yung, yun lang naman yung putol na connection na kinalawang. Pag wala pa rin siyang display, baka may problem ang GPU chip nito. Kasi kahit sa port, wala eh. Na-try ko na rin yung mga port guys. So, try nga natin. Para sure. Testing. Check natin. Ayun, parang nag-display yata guys. So, tingnan natin kung may display. Wala yun. Nag-read siya. Ayun, tingnan natin. Ano kaya ang result? Ayun, may display. Meron pala siyang display. Ibig sabihin, yun lang ang problema. Yung liquid damage, tapos kinalawang, yung pinaka-hole niya, siguro mahalaga yung feedback niyan. Yung pinaka-hole kasi, yung kabila, nung pinaka-hole na yon is 1.8. Tama ba? Tama, 1.8 volts. Yung pinaka-kabila ng capacitor. Tapos yung hole, feedback to ground siguro. Ay, I don't know. Hindi ko alam. Hindi, tinester ko siya. Hindi naman nagsuyo ano sa ground eh. Ito oh. Testerin natin. Hindi naman siya nagbabaser eh. Ito siya eh. Ayan oh. May ohms siya. Ah, kita ba? Ayan guys. Ayan oh. May ohms siya. Hindi naman siya ground. Ito yung hole guys. Butas. Ay, nawala na. Ano ba yan? Tutupak yung ating... Pasensya na kayo sa akin, tester. Maganda. Ayan guys, mapansin nyo. Ha? 12? Short ba yun? Di naman. Ay, hindi ko maintindihan ng tester ko. Nakakainis. Diode mode. Malalaman natin yan kung ground. Okay, diode mode. Diode mode lang yung maganda-gandang basa eh. 46. So, this is ground or not? Uy, ground pala yung guys. Yung butas. So, papunta pala siya ng ground. Sorry guys, ha, pasensya na kayo. Capacitor. Yung papunta ng hole. Ground. So, mahalaga yun. Kasi yun lang yung daan. Papunta ng ground. Okay? So, wala kasi ako schematic. Kaya medyo parang nanguhula tayo eh. Then, yung kung ano lang experience natin, dinadagdag natin siya kanya. Di guys, yung baling na walang piyasa, capacitor, ano siya, 1.8 volts, then resistor, 1.8 volts. Yung hole butas is to ground pala siya. Papunta lang sa kabila, lumiban. Wala ibang ground na direction, kundi papunta ng kabila. Papunta dito sa kabila ng port. Okay? So, ngayon may display na tayo. Check natin sa ibang port.
Chi ko lang siya bago lagyan ng thermal paste. And sa lang sa stress test. Okay. Check natin ang... Okay. May display ba? Parang wala. Okay, walang ilaw ang keyboard. Nangyari. So, wala. Ayaw mamatay. So, wala yung display port na yon. Power on. Okay, meron. So, yung isang sa kabila, meron siya, guys. Hindi ko na pinakita sa inyo. Ito. Okay, try ulit natin. Bali yung nasa ilalim na isang display port, walang display. So, yan, no? May display, oh. Ayan. So, yung isang display port lang. Okay, power off. Pasensya na kayo at medyo... Pasensya na kayo sa aking ginagawa, sa ginagawa natin kung daming testing. Ba't tayo pumasok? Power on. So guys, today is, ano na, alas 6 na. Ayan, may display naman. So okay yung HDMI, isang display port lang yung wala. Okay. So, alas 6 na guys. So, Sabado ngayon. So, Linggo bukas. Samba naman. So, rest day tayo bukas. Sunday. Sobrang pagod na kasi ako. Marami ako nang nagawa sa loob ng weekends. So, yung pila natin ng repair ay umabot na ng 23 piraso. So, pakita ko sa inyo para masabi ko sa inyong I'm super pagod. Ayan guys. Pansin nyo ba yan? Ayan, nakapila. Diba? Dami. 24. Ah, 23 yan, guys. Nakapila. Ito pa. Kita nyo sa ilalim. PSP. Isang video card. Tapos, ayun pa. Isang video card, gigabyte. Tapos, isang monitor. Yan, paggawa ng customer. So, 128 pa. So, yan is pa. Yan pa. Ayan. Dami ng repair natin, guys. Sobra. Over. Pagod. Kaya kailangan ko mag-rest day every Sunday. So, ayan guys. Ano ko lang to. Lagyan ko lang ng, hindi ko na pa sama sa video. Lagyan natin ng thermal paste. Then, salang natin stress test. Show ko sa inyo later. Okay? Just wait for a while. Guys, it's running na for testing. So, ilapit natin. Pakita natin sa inyo. Oops, sorry. So, ayan. ASRock yan, guys. ASRock Phantom. ASRock na video card. So, first time na nakapag-repair ako ng video card na ASRock ang brand. So, okay naman din yung mga pyesa niya, guys. Yung mga test point niya. So, okay din siya. So, 4 gig lang ito, guys. Ayan. So, kapatid sa Iglesia ni Cristo ang may-ari. It's working fine. So, let's see. Pansin nyo. Ayan ang specs nya. So, temperature nya. Umabot lang ng 74 degree. So, mataas na siya guys. 256 bit. Then, 4 gig lang siya. Samsung memory. DDR5. So, yun nga lang. Wala siyang shader. Yung dalawa. So, may ano yan. Hindi ko lang alam kung saan gamit ang shader. Pero, mataas yung kanyang unified. Yan. Shader unified. 2 gig. Pero yung sa baba, hindi ko alam kung para saan yun eh. Ayan. So, stress test na siya guys. Ayan ang oras natin. So, 18 minutes. Magda 20 minutes na siya. So, ready for shipment na to. Ayan, papunta ng... hindi ko lang alam kung saan address. Ayan. Ito guys, paid na siya. Bayad din na may-ari. So, ayan. San ba? Ayan, binayaran na siya guys. 1.5 lang yung labor na siningil ko. Pinalitan ang piyasa. So, okay na.
Success guys, success ang kanyang repair. Yan. So, nagpapasalamat yung may-ari, na-revive natin. So, limutan ko lang kung saan banda siya, kung saan ang location niya. Limutan ko lang, hindi ko nabanggit ang address. Ah, Marikina yata. So, yan. Ayan guys, so tatapusin na natin yung pagre-repair. Ayan, kahit papaano, content sharing. May mga sharing lang ako dyan. So, binidyohan ko, Astra kasi siya eh. First time to repair ng Astra, okay? So, binidyohan natin. So, kala natin hindi na siya marirebind kasi basta mga hole kasi, yung butas yung kinalawang, yun ang problema. O, na, wala pa naman tayong schematic. Pero at least na solve natin yung issue. Napagana natin siya. So, may ano siya eh, may mga supply. Pero ang wala sa kanya is yung supply papuntang GPU chipset. Yung supply para sa enable signal yata yun. So, hindi ko lang sure guys kasi wala naman akong schematic for this GPU. Yan, talagang pinagtiyagaan lang natin siyang i-repair. Ginamit natin yung kaunti nating kaalaman, experience sa pag-repair. So, yan. So, it's working fine. So, ready to ship back sa ating customers. Ayan, so salamat po kay Sir Jeremy Changan. Sir Jeremy, kapatid po siya, Iglesia ni Cristo. So, happy anniversary sa mga Iglesia ni Cristo. Happy 108th anniversary sa lahat po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Okay, bumabati po. From Workshop Fix Repair. Okay, so Sunday bukas, rest day tayo. Marami tayong gawa kasi. Kaya pagod ang aking katawan. 23 pieces na yung ating nakapilang repair. Sobrang dami. So, may isa pa akong TV pala. May TV pa dun sa labas na 32 inches na LG. So, hindi ko na nagagalaw. May laptop pa dito. Hindi ko na rin nagagalaw. So, reformat. So, kaya hindi ko pa rin siya nagagalaw. Ayan. Sobrang dami. Naghahanap ako ng nag-extra pero wala akong kuha eh. Ayan. So, tatapusin ko na yung video. Video repair natin. So, yan lang yung ating video repair. Ayan. So, may marami akong gustong banggitin pero hindi ko nabanggitin. May mga nagko-comment kasi sa ating YouTube channel. Ayan. So, may mga comment kasi doon na siyempre, hindi naman natin masisisi. Iba-iba kasi ang ugali ng tao. Merong nagko-comment doon na gustong kumuha lang ng impormasyon na gustong magpagawa ng impormasyon na para lang sa kanila. Parang ganun. Parang, igawa mo ako nito, ganito. Parang, demand. Parang, ganun. Pa, dahil, i-re-repair niya yung kanyang GPU. So, yan. So, yung, ano, marami kasing commentator sa YouTube. So, about, na-upload natin, vlog. Actually, yung purpose talaga ng repair ko, guys, is, for evidence lang, for customers. Kasi, gusto rin makita ng customer yung nire-repair natin. Kung paano nire-repair yung GPU nila. Saka, evidence yun, eh. Napakalaking bagay kasi ng ebidensya na ano, kasi marami na nagreklamo sa akin yan. Lahat nasolve lang ng ating video, yung mga video na yan. So malaki na itutulong yan sa atin sa pagre-repair yung video mag-upload natin sa YouTube channel. Ayan, so salamat sa inyong panonood. Kita-kita tayo sa susunod nating video. So salamat sa inyong pagsama. Yan, para sa mga bago pa lang sa ating channel, always, don't forget to subscribe, like, and comment. Then, mag-question lang kayo hanggat kaya kong sagutin. Pero yung, kung hindi ka naman kayang sagutin, huwag kayo magalit, okay? May mga nagagalit kasi. Yung gusto nila makuha yung gusto nila. Especially dun sa beginners. Kapag beginners ka, huwag kang magalit. Hindi mo kailangan magalit kung beginner ka. Kung binigyan ka, tanggapin mo. Kung hindi ka bigyan, huwag ka magalit. Ganun lang yun. Pag beginner. Nagsisimula ako, ganun din ako. Actually, iniisip ko yung hindi mo naman dapat magalit na isipin mo. Malalaman ko din yan palang araw. Araw lang, sikap lang. Yun lang ang solusyon dyan, guys. Okay? So, kandito na lang. Salamat sa inyo panood. Bye-bye!